Sa Zumba at Wakaton, idinaan ng DALG ang paglunsad sa pinaiting na giyera kontra iligal na droga sa iba-ibang lugar sa bansa ngayong Sabado. Nakapokus ang Buhay Ingatan, Drogay Ayawan o BIDA program na isulong ang sports at youth programs at pagtingin ang rehabilitasyon ng drug user. Pagtalikod ito sa madugo at kamay na bakal na pagsugpo sa problema ng droga na ipinatupad ng nakaraang administrasyon. Pero tiniyak ni Interior Secretary Benhur Abalos, wala pa ring puknat ang panguhuli at pagtugis sa mga big time na tulad ng mga gumagawa o nagpupuslit ng iligal na droga. Nakita nyo na naman for the last few months kung pagkaupo ng ating Pangulo, ang lalaking mga isda ang nahuli natin. Kulang-kulang 10 bilyon. Pero hindi tayo titigil, hindi lang yung malalaking isda, hindi lang yung mga maliliit pa. Ang importante, yung tinatawag na demand reduction, yung mga gumagamit ng droga. Importante anya ang tulong ng simbahan at mga lokal na opisyal sa mga barangay. Gagawin namin ang lahat para matigil ang droga, kung ano sinasabi ng batas, kung nagkamali ka, huli ka. Iginit ni Abalos na sa pagpapatupad ng pinaigting na war on drugs, dapat manaig ang batas at karapatang pantao. Ikinatuwa at suportado ng Commission on Human Rights ang bagong bihis ng kampanya kontra droga ng pamahalaan. Nararapat lamang kilalani na bukod sa aspeto ng kriminalidad, problema rin ito ng kalusugan at isyung panlipunan. Noong Setyembre, una nang inilatag ni Pangulong Ferdinand Marcos ang nararapat na approach sa pagsugpo sa salot ng iligal na droga. Let us also look at prevention. Let us education for to our young people to say that, you know, this is a dead end. It will get you put in jail, it will get you killed. Even if it does not do that, this will take away your future. And second part of that is cure. To be more sensitive and more sympathetic to those who actually have gotten caught up in this lifestyle. Mayigit 1,500 naman ang lumahok sa Alay Lakad sa paglulunsad ng BIDA program sa General Mariano Alvarez sa Cavite. Isang malaking drug operation ang isinagawa sa lalawigan na nagbunga ng paghuli sa ilang drug operator at milyon-milyong halaga na nakumpiskang droga. Pagbibisikleta at Zumba naman ang tampok sa paglunsad ng BIDA program sa Cebu City. Ayon sa Central Visayas PNP, nasa kalahati ng mahigit 3,000 barangay sa rehiyon ang itinuturing na drug affected at halos 50 dito ang klasifikadong seriously affected. Job Manahan, ABS-CBN News. John Rodriguez.